Fresh YouTube channel. Siyempre kung bago pa lang sa aking vlog, bago lang din po ako sa aking vlog, pag-click na yung subscribe button at notification bell para lagi update vlog sa aking video. So ayun na nga, bago lang din ako sa pag-vlog, wala din ako idea sa ganito. Actually, may kasama ako dito sa likod ng camera. Yung pinsan ko, ay pinsan ko naman. Jericho, wow, nada. Hindi, ano, wala talaga ako idea sa pag-vlog. Oh. Ano lang, pinupush lang ako ng mga ano dyan, yung mga sumusuporta sa akin, yung mga bashers ko, haters. Wow, may pag-ano. Hindi, ayun, gusto ko lang din magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong nagpupush siya ang mag-vlog. So, ayun na nga, inupisahan ko na. Kasi nga, ito rin yung gusto ko noon nung kami pa ng ex-boyfriend. Muna dapat kasama ko siya ng vlog. So, ayun, wala na madaming kachinahan. Yes, it's not! So, kung nababasa niyo dyan sa title at content ng ating video ay my first Q&A vlog. Okay. So about ito sa mga taong may tanong sa akin sa video. Tapos yung mga tanong nila sobrang inspiring na kapagpabago siya ng buhay ng mga tao. Yung feeling na mala MMK tsaka magpakailan yung mga question nila. So ayan. Regarding kay Rafael Josh Gana, ano ang yung ideal man? So, ang ideal man ko ay isang ano. Siyempre, unang-una. Siyempre, alam naman na lahat yan. Mabait, tapos marespeto. Maka-Diyos, siyempre. Unang-una yun. Tapos mabait, tapos seryoso. Tapos, ano, ano pa ba? Siyempre, doon na rin yung understood yung pagmamahal doon. Kasi nga, ano pa ba yung maging ideal man mo? Kung di naman siya marunong magmahal ng tao namin, di ba? So, yun na yung ma-ideal man ko. Tsaka ako nalang sasabihin pag may, ano na ako, jowa na ako. Kaling kay April Rosales, kailan ba ang beauty vlogger na si Michelle Fox? Oo, oh, kilala ko siya. Si Michelle Fox, yung sikat na vlogger na ngayon, yung ano, di ba? Nasa TikTok na siya ngayon. Kasama niya yung jowa else niya, yung nag-viral. Yung nag-viral video nila, nag-tiktok sila ng dalawa. Nakaupo siya sa jowa. Yeah, na super, ano siya, super bounce siya. Mula kay Cody Franco Mendoza, bilang isang transgender, ano mas pipiliin mo? Mag-SRS or okay ka na kung ano meron ka ngayon? Actually, okay na ako sa kung ano meron ko ngayon. Alabit ko na pa-SRS kasi nga Pillars is life. Okay na ako dun sa pagpipills, ganyan, dun sa hormones. Ayaw, una akong balak magpa-SRS. Kasi kung sino yung tanggap ako, tsaka love ako, dun na lang ako. Gusto naman papalit ko yung ganito ko, eh di naman na din ako magkakaanak, diba? So, choice naman natin yan. Gusto may mga sarili-sarili tayong opinion. Yun. Ang sabi naman ni Chloe, do you still love your ex? Do you still love your ex? Actually, no. No, yun na. No na. Siguro talaga. Hindi ko na siya love. Ayaw mo. Kasi nagsasawa na rin. Ayun na, hindi ko na siya love. Ano naman kay Genevieve Dizon Lasatin? Anong goal mo para sa sarili mo and bakit yun? Goal ko sa sarili ko kasi ito, mapalago yung vlog. Okay. Kakabisiyan ko ngayon. Hindi na ako mag-tiktok, hindi na rin ako mag-facebook. Paalam. So, yun yung lahat. This is signing off. Ano, yun yung goal ko. Siguro ito na. Balik mo, ito na yung maging, ano ko, diba? Maging, ano yun? Maging goal ko sa buhay. Tapos bigla ako mag-facebook, diba? Tapos, hindi naman sa word na sumikat. Bigla akong makilala ng ibang tao. Tapos, matulungan ko kayo. Di ko magpasayo ako kayo. Baka ito talaga yung goal ko, yung magpasayo ng tao. Pagbigay ko kayo sa mga tao, nasaktan ko ka. Eh, nasaktan ko kayo ako. Mula naman kay Mary Jane Gigante, anong habits mo? Habits ko talaga is mag-TikTok naman dito. Mag-Victorial. Yan. Kung nakita niyo man po ito, yan. Ipapap, ano ko po sa screen ko, yung picture namin na pinsan ko, yan, ang dami-dami ng mga picture. Nakakaabis namin kasi na quarantine days ngayon, so parang nakaboring. Ganon, tapos ayan yung ginagawa namin. Ano mo kay Mariela Benko? Ano o sino ang nagpapasaya sa'yo sa tuwing malungkot ka? Shoutout na din po. Shoutout sa'yo, Ben. Ano? Yung nagpapasaya sa akin tuwing malungkot ako is yung unang-una, syempre, yung pamilya ko. Sila yung unang nagpapasaya sa akin. Syempre, tapos pangalawa, yung pamangkin ko kasi lagi siya ginalagaan. Ay, yung baby sister na ako dito sa family. Yun na. Tsaka ano pa ba yung magpapasaya sa akin kundi yung sarili ko lang, diba? Kasi wala akong jowa. Sabi naman ni Jewel Manyako. Jewel Manyako Villena. Ano ang pinakamasakit na sinabi ng ex mo?
Madami. Madami siyang masakit na sinabi sa akin. Madami siyang... Tapos may umura niya pa ako. Tapos dahil ako natatakot. Ayos lang ang sinabi ko, no? Hindi ko siya sinisiraan, pero... Yung pinakamasakit na... Magpinakamasakit na sinabi niya sa akin. Yung... Ano, maghiwalay na tayo. Yun. Hindi siya pa kahit sino man magkarelasyon, di ba? Once na sa relationship ka, syempre yung pinakamasakit na marinig mo sa taong mahal mo, kasi maghiwalay na kayo kahit mahal mo pa siya, or mahal niyo pa yung isa't isa. Para sa akin yun, kasi nga, dami ko na na-experience sa aming dalawa, dami ko na napagdaanan, dami ko na nagtunan, kaya lesson learned na yun. Kaya sa last post ko, sabi ko nga sa kanya, salamat sa panggagago. Sabi naman ni Ray Gyota, what's your real name? Seryoso kayo, gusto niyo malingin na rinig ito akong pangalan. Nga, kumalat yung pangalan ko, no? Natotong pangalan ko kasi yung ginawa nilang... Papamusit sa akin. Yung totoong pangalan ko. Pero sa akin, hindi insulto sa akin yung tinatawag sa totoong pangalan ko. Hindi pang i-insulto yun. Kumbaga, nagagalit ako kasi... Bakit ginagawa nilang pag-insulto yun? Hindi naman nakaka-insulto. So, eto na, sa mga taong curious about my real name. Natotong po pangalan na ito. Adonis Gutierrez. Di ba ang bongga? Ang unique mo. Mula naman kay Merlin Escaran. First love mo. Pa-shoutout na rin po. Hello kay Merlin Escaran. Kasi first love ko daw. Kaya na ng lahat. Kaya na rin ni pinsan ko. Si Lee Pascua siya. Lee Pascua, yan. Ayan siya. Siya, di ba? Ano siya talaga? Abay, ano siya? Hindi ko sure kung ano siya, bisexual ba siya ngayon or... Basta no offense sa'yo kung manonood ka ba ngayon. Okay. Siya sabi ko lang. Hindi ko alam kung naalala niya pa ako pero... Naalala ko yung first meet namin sa sinihan. Ayun naman ni Margie Velasquez. Another one, love life or career? Siyempre career. Pero kung dati na love life for you na, di ba? Siyempre mas uunahin mo na yung career mo. Lahat naman yun naman yung inuuna eh. Okay, minsan both, di ba? Pero ako ngayon, for now, mas uunahin ko na yung career kasi sa love life. Kasi love life, baby ka na stress. Like, oh my god, sayang yung hormones. Career ako, siyempre unang-una career. Sabi naman ni Syra ba? Sabi naman ni Syra, mahal mo pa last ex mo. Sabi niya ulit, then ex mo. Yung kaya na sinabi ko din sa... Last question, hindi ko siya mahal. Tapos dun sa bago niyang question. Ilan ba yung tax ko? Ayan, isa-isayin po natin. Hindi po ko nagpapaalam sa kanila. Disclaimer lang po, wala po silang alam dito. Pero sana po, huwag po silang ma-offend or magalit sa mga bagong jowa nila. Una-una, ayan, si Lee Pascua. Tapos mga lawa, eto, si... Basta yan. Tapos po, no, eto. Tapos po nga po, eto. Tapos po lima, eto. Lumas. Tapos po nga, Sabi naman ni Rose Grande, ano po hormones niya and ilang years po kayo nag-hormones? Ayan, ang tanong na maraming kasister ko niyan. Ang dami nagtatanong pati sa live ko sa Facebook. Ano hormones ko? Siyempre, hormones ko ay ito lang. Hormones ko! Yun lang yung hormones ko. Wala na kayo bang hormones? Simula pa nung grade 9, di ba? Grade 9. Ayan na yung hormones ko. Pero, ano, small boobies pa din ako kasi nga pa'y stop pa din ako. Tapos, minsan walang pera, walang budget, kaya minsan... Hindi na ako nagpo-hormones, ganun. Ilaw. So tingin mo ba may magkaseryosa sa ating mga Becky and Trans? Shout out po. Sa akin siguro. Para sa akin na, own opinion ko, oo, meron. Siguro hindi lang siguro talaga right time yung... Hindi lang siguro napapanuhon sa atin yung mga... Oms kaya tayo siguro naiiwan or nasasakit. Pero ang dami ba nakikita sa ibang bansa na kinakasal pa eh. Nagtatagal, umabot mo. Matunda, minsan hanggang kamatayan. Hindi ko lang alam ngayon, syempre... Sa Pilipinas, nasa mundo tayo ng ano, mundong iba. Oo, mga nasa mundo tayo ng maraming judgmental people. Kaya dapat sumali kayo sa bawal judgment. Kasi ginawa naman tayo ng Diyos. Pare-parehas, pantay-pantay tayong lahat. Tsaka, kung misteryoso man sa amin o wala, it's your choice. Bahala na sila yun, choice nila yun. Kasi, hindi naman tayo makakarama, hindi naman tayo maaabutan na kung ano man yung mangyayari sa amin. Kasi nga, tayo mga transfer bake, nagmamahal lang naman tayo. Hindi naman tayo nangihingi na kung ano man yung meron sila. Basta nangihingi lang natin pagmamahal, tsaka respect. And I, thank you. Sabi naman ni Sheila. Sabi ni Sheila, Kriston Gonzalez. Sakali man na iwan ka ulit ni Erwin, may bala ka ba agad na mag-boyfriend? Kung oo, bakit? Kung hindi naman po, ilang years or months bago ka magbalak na mag-boyfriend? Ako, ano, hindi.
Hindi ko na siya, ano, hindi ko na siya jojowain. Kung iwan man niya ako, ilang years or months bago ako mag-boyfriend, siguro hindi naman naabot ng months or years. Pero kung may darating man, i-grab natin, pero syempre, masip kilalaman natin. Siyempre, tatanungin naman kung ano-ano, syempre. Kaya kung meron man, kung you love the man, love the opportunity, baka naman. Sabi naman ni Rain Guanton, nakamove-on ka na ba talaga sa ex mo? Napaka ano, napaka-intense naman ng mga question na binigyan ng boss mo. Oo naman, eh hindi. Oo naman. 50-60 ganon, kasi may mga times na minsan naalala ko siya, may mga times na minsan naalala ko siya pero galit ako ganon. Sabi naman ng Sydney, hindi pa ako basher mo, support po ate. Ba't kailangan po maging transgender kung pwede nang bakla ka pero wala ka nang binabawas din, dinadagdag. Actually, maraming ano, maraming misunderstanding yung mga tao about sa transgender tsaka bakla. Kasi once na sinabing trans ka, iniisip nila bakla ka pa din eh. No, hindi siya ganun. Once na sinabi mo trans ka, yung tingin mo sa sarili mo is babae. Kumbaga natrap ka sa katabon ng mga lalaki. Ang para feeling mo babae talaga, puso mo babae, isip mo babae, kalaba mo babae. So, ako wala akong pinadagdag, wala din akong pinabawas sa katawan ko. Lahat na nakikita niyo is natural. So, parang, ano, Miss Flawless, come love. Talaga all natural, wala akong pinarito, kaya wala akong pinadagdag, pinababas, lahat yan, natural. Talagang po siguro ng mga puberty, kaya ganyan. Sabi naman ni Ellen May, T.B. Marcelo, do you love your haters or basher? Yes, the most. Ano lang, pinaka-love ko talaga sa mga haters at bashers ko. Kasi sa FB ko, nakikita niyo man yung mga pinapost ko, sila pa yung mas pinagtutuunan ko ng pansin kasi din sa mga sumusuporta sa akin. Kasi nga, once na binash ako or hinita ko, talaga mas nag-grow pa ako. Tsaka mas talaga akong nag-glow. Yeah, my God. Sabi ni Lady LJ, how do you avoid your basher? Sana mapansin. Avoid, di ba iwasan? Iniiwasan ko sila. Actually, hindi ko naman talaga sila iniiwasan. Mas pinapansin ko pa nga sila. Kasi nga, hindi ako tulad ng ibang binabash dyan. Kaya binash, dededmahin lang nila. Ako rin din. Hindi na dededma. Mas minsan nga mas iniinis ko pa sila. Para manggigil sila. Para kumulo pa yung dugo nila. Kasi alam nyo, pag hinahayaan nyo lang sila, manira ng manira. Talagang sisiraan kayo niyan. Pero once na lumaban kayo sa sarili ninyong paraan, na alam niyang tama naman kayo, titigil yung mga yan. Masasawa din yan. Sa mga bashers ko dyan, ito kami na. So ayun na guys, ito na natatapos yung aking kauna-una ang vlog, my first Q&A vlog. So sa mga taong sumusuporta pa rin sa akin, tsaka nagmamahal sa akin dyan, sana patuloy pa rin kayo nandyan para sa akin. Sana mas mag-grow pa tong family na tinatawag natin. Sana mas mas mag-improve pa tong vlog ko. Tsaka sana nandyan pa rin kayo nakasuporta para sa akin. So sa mga may gusto suggestion dyan na ito vlog ko, mag-comment lang kayo dito or ipin mo lang ako sa ating Facebook account. Sa ayun, gusto ko lang